Yan, so balis tayo ng bahay mga kachoko, 155. So tingnan natin kung anong oras tayo makarating sa Caloocan. Depende sa traffic, di ba? Gamit natin si Rebel. And then yung ating gas ay ano, isang bar na lang. So tingnan natin kung makabalik pa tayo ng Pateros gamit ang isang bar na yun, kung gaano katipid si Rebel, di ba? Welcome Honda Rebel sa EDSA. Let's go. Kayang-kaya natin yung traffic na yan, di ba? Basta Honda Rebel. Yun no, kinakabit na yung ating auxiliary lights. Oh, may nakasigit si Kuya. Shout out sa'yo Kuya Carmen's Best. Tumitingin sa motor natin. Anyway, marami yung talaga nangangarap magkaroon din ng big bike, di ba? Kahit ako naman nung una, di ba? Lahat naman nagsimula sa pangarap eh. Sabi nga eh, pangarap ka lang, maabot mo rin yan, di ba? So yan mga kachoko, tapos yung ating transaction dito sa Caloocan. Supplier natin yung mga construction supply. So yan, Rebel, papasabak na naman, no? May kargamento na naman tayo. Pero okay lang Rebel, at least sana buhay kita ginagamit, di ba? Anime yung motor kung di mo gagamitin sa pagkikitaan. Let's go. Ajutin mo. Mana? Virgin. Lalabi na ako. What's up mga kachoko? Welcome back to my channel once again. Choco Martin here for another vlog for today. Pupunta tayo ng Caloocan dun sa aking supplier. May babayaran lang tayo. And gamit natin si Rebel 500 ngayon. Which is papakabitan din natin to ng auxiliary lights. Dadaan tayo sa motor shop para ipakabit natin yung dala-dala nating ilaw. Yan. Auxiliary lights kasi ang hirap talaga sa pag inabot tayo ng madilim sa daan, di ba? Sa gabi. So kailangan natin yung auxiliary lights. And gusto ko i-flexan yung mga kachoko, yung mga na-upgrade natin dito sa Rebel. So unang-una, itong ating CC bar from Chris Mac Metalworks. And then itong ating saddle bag, which is natsambahan ko lang sa HMR. Yan, yung ating engine cover, belly pan, and cross guard. Yan, marami-rami na rin tayong na upgrade dito mga kachoko. And itong ating maliit na lagay ng tool sa harap, ating fork boots and extension fork cover. Yan, yan yung mga dagdag natin. Of course ating mga camera sa harap, di ba? Right, ating from Orion. Yan, exhaust pipe slip on. Yan, shout out sa Orion. And the best yung tunog. And so far mga kachoko, ito yung gusto kong i-vlog din, yung ating pinagawang ano, aking lumang FZR 1000. So hindi pa siya tapos mga kachoko. Yan yung maganda pagka saka na natin ipakita ng buo yan pag natapos na. Lapit na yan. Lalagay na lang yung mga ilaw dyan. Tapos na yan. So pwede natin magamit sa ride dyan, di ba? Naka-excite. So tara, let's go. Pupunta na tayo ng Caloocan. Alright. Alright, let's go. Tapos na tayo sa aming bahay. Shout out sa aking dalawang dog, ang aking Pomeranian and Corgi. Bye-bye. Ang mga gumagawad sa bahay. O, shout out muna kayo, masisibag. Asian yan, ha? Shout out, double O vlog. Double O, subscribe yung mga kachoko ko. Ayan, kumpare ko yan. At dyan ka, pre, ha? Papagawa ko ng canopy. Sinira kasi yung dating parking doon para maluwag. Yan, so balis tayo ng bahay mga kachoko, 155. So tingnan natin kung anong oras tayo makarating sa Caloocan. Depende sa traffic, di ba? Gamit natin si Rebel. And then yung ating gas ay ano, isang bar na lang. So tingnan natin kung makabalik pa tayo ng Pateros gamit ang isang bar na yun, kung gaano katipid si Rebel, di ba? Para sa mga gustong magkaroon ng big bike na pwede sa pangsyudad, which is lalo pag beginner ka, yan, baka pwede sa ito yung Rebel, di ba? Magustuhan mo. At mapanood mo yung vlog na to. Ito tayo ngayon sa West Rembo, Makati, which is didiretso na to ng Guadalupe. Doon tayo lulusot papuntang EDSA. Right. Woo!
nakalusot ng taxi. Bye bye. Sarap gamitin ni Rebel. Chillax lang. Magaan. Diba? Pwedeng-pwede talaga sa ano eh, city drive eh. Pwede yung pang araw-araw eh. Tsaka mamaya malaman natin kung matipid pa talaga si Rebel, diba? Makakabalik yung isang bar natin pa Pateros. Pateros to Caloocan, then Caloocan to Pateros, diba? Tingnan natin. Yan, so Guadalupe na. Kita tayo papuntang EDSA. Diba? Sana kaya natin ng mga 30 minutes lang, no? Papunta Caloocan. Sana walang ganong traffic. Kaso tingin ko dun sa taas, oh, matraffic na agad. Friday ngayon. Alam na ng mga riders yan pag Friday. Grabe ang traffic. So sana wag naman. Tsaka wag umulan, no? Kaya hirap mag-drive ng umuulan. Alright, welcome EDSA. Welcome Honda Rebel sa EDSA. Let's go. Kayang-kaya natin yung traffic na yan, di ba? Basta Honda Rebel. Oh no. Traffic, man. Oh my goodness. Share the road na lang tayo. Oh my God. Saan tayo dadaan? Traffic. Sabi ko na nga ba. Dapat pala di ako nagsalitang matraffic kanina. Tayo dyan sa bike lane. Oh, may nakasilip si kuya. Shout out sa iyo kuya Carmen's best. Tumitingin sa motor natin. Anyway, marami talaga nangangarap magkaroon din ng big bike, diba? Kahit ako naman nung una, diba? Lahat naman nagsimula sa pangarap eh. Sabi nga eh, mangarap ka lang, maabot mo rin yan, diba? Like kong sasabi, ano eh, fake it till you make it, diba? Kasi nga ugali ko pag may pangarap ako, ano yan, meron akong picture niyan lagi. Bago ko siya bilhin, may picture ako niya sa cellphone ko. Sabi ko, maho ka rin kita, diba? Tapos hindi mo lang mamalayan, di ba? Kaka-grind mo araw-araw, kakasipag tiyaga mo, bigla ka na lang may pambili, di ba? Bigla mo lang siya makukuha pala. Kasi nakatatak na yun sa utak mo, di ba? Itinatawag na law of attraction. Naniwala ako dyan. Kasi lahat ng naabot natin, yun ang iniisip natin before, di ba? Kung ano yung buhay mo ngayon, kung ano yung narating mo ngayon, yan yung pinlano mo, di ba? Yan yung inisip mo nung way back 5 years ago. Diba? Yan yung pinagtrabahuan mo ng todo, di ba? Yeah. Every day sa blessings. Ika nga makakachoko, di ba? So, hindi ko na malayan. Kakadaldal ko. Hindi ko na isip traffic pala. O, singit-singit lang, di ba? O, kita mo naman si Rebel, o. Kahit pag ito-kito lang tayo, gapang-gapang, kahit di naman ako nakakaramdam ng bigat, since mababa naman pagka nakakaalanganin ako, tukod lang ganyan, no? Diba? Tukod-tukod lang. Unlike pag bumili ka ng big bike na hindi angkop sa inyong height. Naku po, sinasabi ko sa inyo, wag muna, diba? Hindi ko na yung rekomenda na lalo pag beginner ka pa lang sa big bike, gusto mo agad na mabigat, gusto mo agad mataas. No. Dahil ikaw lang din mag-suffer sa maintenance pag bumagsak yan, di ba? Kasi yung FZR 1000 ko, guys, nung ginamit ko yan dito sa EDSA nung araw, hindi pa ako vlogger noon, hindi pa ako nag-video. So, yun ang una kong big bike bago itong Rebel. Since nabili ko lang yun ng second hand. Kaya nagkaroon may budget, binili ko kaagad. Hindi, ginamit ko siya. Dumaan ako dito sa EDSA na first time kong gumamit ng ganung kalaking motor. Ay, good news. Sabi ko sa inyo, pinawisan akong gamunggo, ilang beses akong malapit tumumba. Kasi hirap talaga itukod. Yung height ko ay 5'5 lang. Yung motor na yung mga pang 5'8, pang 5'7. So, talagang tiktoe. Halos di ko paabot talaga. Kaya mula nun,
hindi ko kinaya ang traffic, tumabi ako sa Shell. And then nag-overheat pa ako. So, sobrang traffic talaga. Kasi rush hour yun, mga 7 o'clock ng gabi. Galing din ako ng Caloocan, bumili ako ng bagong battery niya. So, hirap, hirap. Kaya mula nun, pag sabi ko, pagka bumili ako ng big bike, gusto ko naman yung chill ride lang muna, di ba? Yung nakapasok ka sa expressway, and then may power, and then komportable mo driveman, angkop sa height. Kaya ito napili ko sa Rebel. Ay, hindi mo ako nagsisi talaga kasi like pag ganito, oh, para lang din ako naka-scooter, di ba? Tsaka mainit yung helmet ko, buksan ko muna. Walang yung init. Huh, di ba? Ito yung matindi sa traffic eh. Oh, man. Oh, okay lang yun, ganun talaga. Sa wakas, nandito na rin tayo mga kachoko. So, bilis lang natin, no? Ayan, so dumating tayo dito sa Caloocan ng 2:45 isang pati dumating. So ano lang, nasa 45 minutes. 1 hour later. So ayan mga kachoko, tapos yung ating transaction dito sa Caloocan. Supplier natin yung mga construction supply. So yan, si Rebel, papasabak na naman, no? May kargamento na naman tayo. Pero okay lang Rebel, at least sana buhay kita ginagamit, diba? Anim yung motor kung di mo gagamitin sa pagkakitaan. Let's go. Di ba? May karga na naman si Rebel, no? Naalala ko pa yung pinost ko sa page natin na kargado yung ating Rebel. May nag-comment doon na sinira ko raw ang imahe ng Rebel. Di ba? Pero opinion naman nila yun eh. Nasa kanila naman yun. Pero para sa akin, hanggat ginagamit mo yung sasakyan mo sa mabuting paraan para kumita, di ba? Para nabuhay, walang masama ron. Di ba? Walang masama ron. Alright, so tara, balik tayo sa EDSA ulit. Let's go! Right mga kachoko, so nandito na tayo bandang Cubao. So as usual, traffic pa rin. Kasi ginagawa yung skyway sa taas. Then, napansin lang akong rider sa likod ko na may binabasa sa likod ko. So binabasa yung Choco Martin na nakatatak sa likod ko. Parang subscriber ko siya. Hindi mamaya. Ay, nagpusina. Steven. Wala na. Naubusan eh. Next time na lang. Thank you. Kaya pala ako yung nahahabol, nangingi pala ng sticker. Sayang, naubusan ako ng sticker eh. So, shout out sa'yo, Darwin Centeno. Napakasipag mong lalamove rider. Mabuhay ka. And kung mapanood mo ang video na to, mag-comment ka, bibigyan tayo ng helmet. So, andito na tayo mga kachoko sa Bagong Ilog, Pasig. Nadaan mo na tayo dito sa isang motor shop. Papakapitan natin yung ating auxiliary lights. Kapit na yung ating auxiliary lights. Shout out kay ano, ha bro, pangalan mo bro? Edgar po. Edgar. Yeah. Dito sa MAPS Motoworks, Bagong Ilog, Pasig. Dito ko rin pinakapit guys yung aking horn. Yeah, dito rin ako nagpakapit ng auxiliary lights. May dala na akong lights, then wiring na lang. On the lights. Tapos na. Yun. Ayos. So yan mga kachoko, tapos na natin palagay auxiliary lights. Maraming salamat kay Edgar. Shout out sa'yo. Yan. Pag gusto yung pakabit dito sa MABS. Dito lang sa MABS Motorworks, Bagong Ilog, Pasig. Yan, marami rin sila dito kompleto, lalo sa mga maliliit na CC. Yan, mga scooters, underbones. Meron silang mga parts dito. Alright, thank you. Pagbalik na lang yung sticker. Ayos. Ayan mga kachoko, so hindi na tayo mga ngambang abutin tayo ng gabi, lalo sa mga long rides.
meron na tayong auxiliary lights. Nadala ako nung pumunta ako ng Tagaytay, tsaka yung nag-rides kami, naabot ako ng gabi. Wala talaga ako makita. So nakakatakot, di ba? Sa madisgrasya tayo. So buti na lang may malapit lang dito shop. Kasi dapat doon ako papalagay kay tatayrider.ph, yung merong selection, yung pwedeng mag high and low, and then blinkers. So since bawal naman yung blinker na ngayon, so okay na itong ganito, yung lagi naka-on na lang, may switch na lang tayo, diba? Para walang huli, dagdag ilaw lang talaga, yun ang purpose natin. Hindi naman tayo kailangan na mag-blinker, hindi naman tayo task force, diba? Hindi naman tayo task force agila. Ayun, okay na yung ganyan, diba? Nice. May pataya naman eh. On and off. So pauwi na tayo mga kachoko sa bahay namin, sa Pateros. Malapit lang naman. So far makita natin yung aking gasolina ay nagbi-blink na. Ibig sabihin naubos na yung isang bar natin, diba? So from Pateros to Caloocan, Caloocan to Pasig, and then Pateros ulit. Doon ako magpakarga, malapit sa amin na naman yung kasilinahan. So doon tayo papakarga, alright. Let's go. Dito tayo magpagas mga kachoko. Alright, magkanong gasolina ngayon? Premium 85. 500 boss? 500. Premium? Oo. Pino na lang 500 ngayon, no? 6 na litro. Dati halos tumpag ng 500. Ayan mga kacho, tapos natin nagpagas. So yung 500 natin hindi pa naka-full tank. Grabe no, taas na ng gasolina, 3 bars lang. So ibig sabihin si Rebel ay matipid sa gas and pwedeng pwede sa city drive, diba? Pwede pang hanap buhay, kasama sa hanap buhay, hindi lang pang rides to. Please like and subscribe to my channel and for more videos to come. And ito po si Choco Martin na nagsasabing, enjoy your life, enjoy your ride. Paalam, see you in the next vlog mga kachoko. Peace out, baboos.